So by the way, bakit ba tayo nag-convert ng ating STC from drum to disc brake? One of the reasons, guys, is with my job as an agriculturist sa Davao City, particularly in Pagibato District, napakahirap po kung wala ka brake sa likod. Especially, napakataas ng slope. Kapag kapag nag-downing ka na may atas ka sa likod, minsan kukulangan yung handbrake ng ating STC para iputulin yung momentum para hindi naman sila siya pababa. So, I decided na ipaayos yung ating brake drum, and the only way is dahil manipis natin yung brake drum, hindi na kumakagat kahit bago pang brake shoe o gagamitin natin. So, I asked the machine shop kung magkano, at ang kanilang job order is 800 pesos. Bibili pa ako ng bagong brake shoe kasi doon sila magsusukan. So, dahil sa inis ko, dahil napakamahal, ay naminakita akong isang motorcycle shop, or I mean, motorcycle hardware, at tinanong ko kung magkano yung full set na ng with brake caliper, brake cylinder, and reserve one. Ang sabi niya is around 850 pesos lang. And naalala ko, meron pala akong naiwan na from junk shop na nakukuha ko na disc plate ng Wig 125. So, yun, bumili ako ng yung brake set, no? Rear brake set ng Raider 150 sa hardware. At yun, dun ko inisipang i-convert ang ating XTZ. So, itong ginawa ko sa ating hub ng ating XTZ. Yung nakikita nyo, meron tayong pinagluma ang sprocket ng ating XTZ. At puputulin natin yan dyan kasi nasukat ko na hanggang dyan lang siya para mapasok sa hub. At dyan lang din natin nilalagay ang ating used na disc plate from Wave 125. Ayan, sukat na sukat yung butas. Pasok na pasok sa banga. Wala na tayong buputasan pa kasi saktong sakto siya. And yan, magmamarka tayo sa ating hub. Dahil bubutasan natin ang ating hub dyan para lagyan natin ng tornilyo. So, isa sa mga ginawa natin kung bakit less than 1,000 pesos lang nagastos natin sa ating conversion is itong disc brake plate ay ito yung galing sa junk shop. Nakuha ko lang ito sa dating hub ng front hub ng Wave 125. Ito namang caliper or brake caliper set. Ayan. This brake caliper with cylinder and reserve bois ay nabili ko lang ng 850 pesos sa hardware here in Tagong City. And also, wala tayong masyadong binago, guys. Ito pa rin yung original niya na hub. I mean, spacer. Lagay lang natin yung spacer. Ayan. And also, pwede po natin anytime ibalik yung drum type na brake niya. Kasi hindi natin tinanggal ang attachment. Right? And also, hindi na rin tayo nagpalit ng hub at gulong. So, yung iba, kaya napapagastos kasi mag-change sila ng hub. Mag-change sila ng rim. So, another na naman gastos yon. So, ang ginawa natin, yung ating stock na hub, ay binutasan na natin dito sa, yan, sa likod. Yan. And, ang ginawa natin, itong inattach natin dyan sa loob is yan yung
pinaglumaang sprocket ng ating XTZ. So, gamit na gamit pa rin guys at saktong-sakto siya sa butas ng ating disc brake. So, saan ka pa? Murang-mura lang mag-convert ng ating disc brake. So, ganito ang ginawa ko. Dito. Dito ko rin siya lagyan ng attachment na winelding ko siya dito. Ayan, as you can see, ito ay yung sobra sa sprocket na ating pinutol na nilagay natin dito sa loob. So, ayan, napakinabangan pa rin siya. Binutasan natin, lagyan natin, winelding natin, attach natin. Dito ko siya inattach sa ating footrest. No? Dito sa ating footrest. So, dito, na-attach ko na dito ang ating reservoir, ang ating brake fluid. So, pasok niya. At kagat. So, yun yan lang kadali ang ating ginawa. So, kung kaya ko, kaya mo rin. And that's our video for today about the conversion of our XTZ na napakamura. Kung hindi pa kasi na ito pa kung hindi pa na packing hub, magpapa-align na naman ng mga spokes. Daglag na gastos. Di ba naman, bumibili pa sa Shopee or Lazada yung set na talaga. Pero hindi naman pwede kasi yun sa XTZ. So, as you can see, nakaya ko, kaya kaya nyo lang din. Basta, sabi nga nila, kung kaya mong isipin, kaya mo rin yung gawin. And don't forget nga pala to subscribe to our channel, Agricultures TV, and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa ating mga videos kung paano makakatipid sa buhay. And, so, yun ang goal natin na dito sa ating channel, guys, ay gumawa ng mga discard para solusyonan yung mga problema natin ng araw at i-execute yung ating mga goals. This is Agricultures TV. Bye-bye!